Good day, everyone. Our topic for today is about natural resources. And this is your instructor for today, Raylan Liboy Quibral, for the subject Natural Resources and Environmental Management. So what are natural resources? Natural resources are the resources that exist without any action of humankind. We have two types of natural resources. We have the renewable and the non-renewable resources. Non-renewable resources are the resources that cannot replenish themselves. So, ibig sabihin, kapag sinabing replenish, ito yung pwede mong ma-restore ang isang resource. Pero in case of non-renewable resources, it cannot replenish themselves. Also, this is called as finite resources because it has a limited in supply. So, napaka-kaunti ng supply ng non-renewable resources. And it cannot be used sustainably. So, pag ginamit mo to, hindi siya nagkakaroon ng cycle. Kung magkaroon man siya ng cycle, napakatagal na panahon. Meron tayong major types. Meron tayong apat. Ito yung crude oil, natural gas, nuclear energy, and coal. So, isa-isahin natin yun. Yung crude oil is a liquid fuel, fossil fuel that is used mostly to produce gasoline and diesel fuel for vehicles. So, naka-highlight dito yung gasoline and yung diesel fuel. Kalimitan yung gasoline ay ginagamit sa mga motorcycle. And yung diesel naman yung sa mga four wheels natin. Ang pinagkaiba ng gasoline at diesel, yung diesel ay medyo makapal. So, it is thicker than gasoline. In case of diesel, medyo matagal siyang mag-evaporate sa hangin. Kaya mostly ginagamit siya dun sa mga mabibigat na sasakyan. So, mas lalong nagkakaproduce siya ng energy kesa sa gasoline. So, ang crude oil ay tinatawag din petroleum. So, pag nagkaroon ng balita na nagmahal ang crude oil, nagmahal ang petroleum, parehas lang yun. Parehas lang ang terminologies. Sa environmental science, pwedeng ng crude oil or petroleum yung iyong itawag. So, nakikita nyo guys, napakaraming product ng crude oil. Sa cosmetics, so yung mga makeup, so galing yan sa crude oil. Electronics, yung mga plastic na ginagamit sa ating electronic products, sa cellphone, laptop, computers. Lahat yan, kalimitan mga plastic yung napoproduce. Dito sa crude oil, hindi lang siya yung ginagamit nating resource energy pagdating sa mga sasakyan. So, nakita nyo dyan guys, meron tayong plastic bag, may golf ball, yung gulong, at syempre yung optical media. So, lahat yan ay part ng products ng crude oil. Pangalawa naman yung natural gas. Ano naman to? So, natural gas consists of mostly of methane and is found near oil deposits below Earth's surface. So, nakita nyo sa picture, meron tayong methane, ethane, propane, and butane. Lahat yan yung mga gas na ginagamit natin sa bahay, pagluluto. Number 3 is coal. Another non-renewable resource. Kung yung natural gas, it is a gas. Of course, oil is more on, crude oil is more on a liquid. So, coal naman is a solid fossil fuel, heating homes and generating power plants. So, it is considered to take millions of years to form and contains the energy stored by plants that live hundreds of millions of years ago. Saan ginagamit ang coal? 37% of the world's electricity supply ay nanggagaling sa electricity generation gamit ang coal. So, ginagamit din ang coal para sa metal production. It is used to produce around 70% of the world's steel. 70%. Ibig sabihin, pag nawala ng coal, hindi tayo masyado makakaproduce ng metal. Next is cement production. So, yung pagsunog ng coal, meron diyang ashes.
that is used for cement production. And of course, other industries such as paper, textile, and glass industry. Panghuli nating type ng non-renewable resource is the nuclear energy, which comes from radioactive elements, mainly uranium, which is extracted from mined ore and then refined into fuel. So nuclear is the world's second largest source of low carbon power. So nakita nyo guys, yung nuclear energy, meron tayong mga tinatawag na nuclear power plants, yung mga chemicals na yun, o radioactive elements such as uranium, nagkakaroon ng fission or fusion reaction at nag-generate siya ng init. So nakita yung usok na yan, yung init na galing sa nuclear energy, dun tayo nakaka-produce ng another source of electricity. Another type of natural resource is the renewable resource. Renewable resources ay considered as infinite resources. It has unlimited supply and can be used sustainably. Meron tayong limang types ng renewable resources. We have biomass energy, the hydropower, the wind energy, the geothermal, and then the solar energy. So biomass energy refers to the organic material from plants or animals. So it includes wood, sewage, ethanol, which comes from corn or other plants, and released as heat energy when burned. So nakikita nyo itong cycle ng biomass energy sa right side. Simulan natin sa trees and plants, nagkakaroon siya ng wood production and turned into biomass. So that biomass is put on biomass power plant to produce electrical energy. And then yung usok, which is the carbon dioxide, na siya naman pagkain ng trees. So dyan natin nakikita na meron talaga siyang cycle na considered as renewable resource. Kasi madali siyang mag-replenish kung titingnan natin dito. Number 2 is the hydropower. Yung hydropower naman is mechanical energy from flowing water used to generate electricity. Example ng ating hydropower, as you can see in the picture, we have the higher reservoir, yung mga naiipon na tubig sa taas. And then, bumabagsak yung tubig pababa at papunta doon sa turbine na nakikita ninyo dyan sa right side ng ating presentation. Pag umikot yan, nakakabit yan sa generator na tinatawag. Yung generator ay nagpo-produce ng mechanical energy. And then, sent into a transformer. Yung transformer naman, yun na yung nagko-convert ng mechanical into electricity. Pangatlo yung wind energy. It is generated electricity by the wind turbines. So, wind pushes the turbine blade and a generator converts this mechanical energy into electricity. Makita nyo, yung parang ganun din yung sistema niya, kapareho ng hydropower, but this time we use the wind power. So, depende sa lakas ng hangin kung gaano ka lakas yung energy na mapuproduce niya. Number 4 is the geothermal energy. It comes from the heat generated deep within the Earth's core. So, ito ay nangyayari kapag binutas natin ang lupa. And then yung steam na makukuha natin sa ilalim, yun naman yung nagpapaikot ng ating turbine. Tulad rin siya ng sistema ng wind energy and then the hydro, magitan naman ito ng steam, yung geothermal, yung init naman. So umiikot yung turbine dahil doon sa steam na papunta sa taas. And then this energy is then used for heating and electricity. And lastly, we have the solar energy. So isa ito sa pinopromote ngayon na energy dahil sa nauubos na yung ating non-renewable resources just like coal.
So this energy is radiation from the sun that can be used as power source. Ito na tawag tayong photovoltaic cells. So yung nakikita nyo sa mga solar panels, ito yung mga bagay na pwedeng ma-convert yung radiation into electrical energy. So, nakita nyo sa diagram guys, yung solar panel. Yung diagram na to, yung solar panel, yung liwanag, yung radiation from sun, is nakakonect sa isang controller. So yung controller, ito kasi yung ilan ba dapat yung pumasok lang na radiation. So ito yung nagko-control. Kunwari, mataas masyado yung radiation sa solar panel, magko-control yan dito sa tinatawag na controller. And then controller papunta sa isang battery bank. Kasi pag walang battery bank, may tendency na kapag gabi, kapag walang battery bank, ang tendency kapag gabi, syempre wala na yung araw, edi wala ka rin kuryente. So kailangan natin battery bank in case na walang araw, na harangan ng ulap yung araw, ay nakapag-ipon tayo ng radiation energy. So yan, from the battery bank o battery bank into an inverter para ma-convert naman siya into different voltage such as 12 volts o 220, depende sa inverter ninyo. So yan, yung meter naman, malalaman mo dyan kung yung voltage ba niya is 12 volts o 220, 110. So depende yun. Kasi depende sa appliances na isasaksak natin kung ano ba dapat yung inversion ng ating voltage. So yan. From inverter to meter, and then doon na papasok yung ating appliances. So yun lang guys. Thank you very much for watching at sana natutunan nyo yung ating topic for today about natural resources and the two types. We have the renewable and non-renewable resources. Thank you very much. Entertainment.